Okay, mga kapangit, ipapakita ko sa iyo ang diferensya ng masamang shock at saka magandang shock. Ito po yung masama. Kita nyo, napakalambot niya. See, malambot siya. Ito naman yung bago. Eh, matigas siya. Matigas siya hilain. Ibig sabihin, maganda yung ano niya. Kasi bago nga. Mga kapangit, bago kayo magpalit ng, bago nyo i-install yung bagong shock, dapat i-compress nyo. Anong compress? I-compress nyo 3 times. 1, 2, 3. Kita nyo mga kapangit, bumabalik siya kusa. Nagtatanong ko yun, bakit i-compress? Para po ma-prime siya sa loob. Ibig sabihin yung kasulok-sulokan niya maaabuti ng mga liquid, ng mga liquid oil. Okay, maganda yan. Tumitigas na siya. Tapos natin i-compress. Ibig sabihin, mas gaganda yung performance niya. It's not required, but recommended. Yan lang po mga kapangit. So, i-compress natin 3 times bago tayo mag-install ng bagong absorber. To prime, para maabot niya yung mga kasulok-sulokan ng liquid inside at saka gumanda yung performance niya. It's not required, but recommended. Okay, that's it for all.